Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Mula Manila, tumalo naman tayo papuntang Mindanao. Ay, nandito pa rin tayo sa Ramon Magsaysay. Oo nga eh, pero mabuti na lang meron tayong biro sa Zamboanga del Sur, kaya naman maririnig pa rin natin ang boses nila. Ano? Wala naman ako marinig eh. Hindi dyan ano, dito nalang pinadala ang boses ng kanilang biro tungkol sa SK or Sanggunian Kabataan. Alam mo, buti pa, tingnan na lang natin kung ano ang sa kalooban nila tungkol sa paano palang tanggalin na daw ang Sanggunian Kabataan. Okay. Mahigit isang dekada na ang nakaraan mula noong binuo ang Sangguniang Kabataan o SK bilang pagtupad sa 1991 Local Government Code. Ang SK ang naging daan upang matutunan ng kabataan ang pagkakaroon ng responsibilidad at paggawa ng mga tamang desisyon tungkol sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila. Sa tulong rin ng SK, ang mga teenagers ay napalayo sa mga masasamang bisyo dahil sila ay naging abala sa mga makabuluhang gawain. Ngunit, kumakailan lang ay may minuhungkahing bill si Congressman Gilbert Remulla na naglalayong i-abolish ang SK. Kapalit nito ang paghalal ng isang youth sector representative. Kasi raw, di naman nagagampanan ng SK ang tungkulin nito bilang driving force ng kabataang Pilipino. Kung ang SK ay binubuo ng isang chairman at 7 hanggang 12 konsehal na may 16 to 18 years old bawat distrito, ang youth sector representative naman ay may iisang kinatawan lamang na may edad na 18 to 25 years old bawat distrito. Gaya ng maraming kabataan dito sa Zamboanga del Sur, ang aming bureau ay hindi sang-ayon sa SK abolishment. Kung sa tingin nila ay kailangan ng mas matatandang kinatawan ang mga kabataan dahil kailangan ng mas malawak na karanasan at pag-unawa sa mga issue, bakit hindi na lang nila taasan ang age limit ng mga tatakbo sa SK sa 18 to 25 years old? Bakit kailangan i-abolish ito? Para sa amin, mas makakabuti ang pagkakaroon ng maraming kabataan na sama-samang nagdedesisyon kaysa magkaroon ng iisang kinatawan lamang.